may iba naman po kami, sir. Nabaitan po namin, meron atang nakatakdang Harvest Festival sa Abete Siko, tama po? Opo, sa March 25 po, 2024, ay may nakatakda po kaming event dito sa NIA, which is yun po yung Harvest Festival. Na kung saan meron po tayong mga lugar na ipapakita o ipipresenta doon sa ating administrator na ating magiging bisita, na pakikita natin yung aanihin ng lugar na yon, ng sakahan na yon. Pwede mo lamang po kung saan po yung area na yon? Ito po ay gaganapin natin sa Tampak Uno sa Gimba po. Opo. Ibig sabihin po sa Tampak Uno, ito yung magaganda ang aanihin? Hindi lang po sa Tampak Uno, at makikita naman po natin dito sa area natin sa Division 5 East. Hindi nga lang po nagsabay-sabay dahil dadala nga po nung mga tubig sa duluan na ngayon lang po naabot, is maganda yung ating mga pananim na palay. Ayun. Sino po ang magiging bisita na i-assist ba ng bisita yung sitwasyon dyan sa Tampak Uno? Ang gagawin po natin, ang magiging bisita po natin is ang ating butihing administrator, si Eduardo, Engineer Eduardo Eddie Guillen. Pupunta po siya dito upang saksihan yung ating gagawing pag-aani dun sa naka-assign natin na napili nating lugar para pagdausan ng ating Harvest Festival. Ayun. Bukod po sa NIA, meron po bang iba pa ang mga panauhin sa ibang departamento? Meron po tayong mga naimbitahan. Andyan po yung ating butihing governor, si Gov. Oy Mali. Tapos yung ating mayor, si Mayor Jesolito Galapon. Okay po. At yung ating mga representative from DA, Ostrom, sa Longpin, and yung sa SLA. Ayun. Sa pagtaya po ninyo doon sa area, mga ilan po yung average na aanihin? Mga nasa aming pong pagtaya doon sa lugar na aming pagdarausan, siguro yung isang ektarya ay kakayanin ang 160. 160 ka ba? Opo. Opo. Ayan. Sa inyong assessment, ito ba ay kalakasan o average lamang? Lalo na sa ngayong panahon ng El Nino. Sa ngayon po, sapat lang po, sakto lang po. Dahil lang makikita naman po natin, yung ating tubig is sakto lang din at sapat din sa ating mga lugar na nasasakupan dito sa division. Sir, baka meron kayong naisabihin sa ating mga kamagsasaka dito po sa inyong area? Sa ating po mga kasamahang magsasaka dito sa nasasakupan ng Division 5, marami pong salamat sa inyong pangunawa dito sa amin at pagtulong na rin para doon sa pagpapadaloy ng tubig, pagtulong nyo upang mapaabot natin yung ating tubig doon sa ating mga kabukiran. Marami pong salamat.